May go signal na para bumuo ng isang task force na mag-iimbestiga sa posibleng pananagutan ng mga lokal na opisyal sa Boracay dahil sa pag-i-issue ng mga permit sa mga gusali roon. Tatalakayin na rin sa Lunes ang panukalang ipasara ang isla ng 60 araw. May ulat on the spot si Danon Tingkungko. Dano? Noon, pinirmahan na nga ni DILG Officer in Charge Undersecretary Eduardo Anyo ang isang department order na lumilikha ng isang task force para imbestigahan ang posibleng culpability ng mga lokal na opisyal sa pag-issue ng permit sa mga resort at establishmento sa Boracay. Sa isang forum, sinabi ni DILG as Assistant Secretary Epimaco Denting na sa Lunes na rin tatalakayan sa cabinet meeting ang panukalang ipasara ang Boracay ng 60 araw. Ayon kay Denting, kasamang iimbestigahan ng task force ang tinatayang 1.5 billion pesos na kinita ng lokal na pamahalaan sa terminal fees na sinisingil sa mga turistang papasok at palabas ng Boracay, gayon din kung anong nangyari dito. Iniimbestigahan din kung paano napatayuan ng estruktura ang 5 sa 9 na wetland sa isla, kabilang ang pwesto kung saan daw ngayon ang Dimol at Kingfisher Resort. Kung si Denting daw ang tatanungin, gusto raw niya immediate ang pagpapasara sa Boracay, pero naunang question ni Anyo raw na sa June 1 na ito gawin, palipasin daw muna ang peak season. Bukod dito, may team na raw ang DILG sa isla para kumuha ng datos at base rito, posible raw nilang hingin sa ombudsman na isailalim sa preventive suspension ng mga lokal na opisyal, kabilang ang mayor ng Malay Aklan, tatlong barangay captain at mga governor. Sinihingan pa namin ng panig ang lokal na pamahalaan ng probinsya kaugnay rito, June. Maraming salamat, Danon Tingkungko.